My name is Lester Boycilio. I'm well known as Coach Lester. Ako po ang mag-training sa inyo today and I'm very happy and grateful sa inyong attendance. I don't normally accept many attendees po kasi I want it more personal when it comes to coaching para if meron kayong mga questions along the way, mas masagot natin and mas pulido. Unlike kapag maramihan po yung attendees, hindi natin ma-quality, no? So we're more on quality over quantity. All right? So let me just pull up my PowerPoint. So, ang ating topic ay basic modules muna sa forex trading. So, bago kayo makapag-start sa pag-trade, this is highly recommended na makuha nyo muna ito yung mga modules na to. I highly suggest po mag-take down notes po kayo or mag-journal. Ako po, ayan, nag-journal ako. May camera ba ako? Hold on. Yan, tama meron. Yan. Yan. Journal po tayo dyan. Nawawala ako. Kasi para, alam mo yan, we are training. So eventually, magagamit nyo lahat ng information na matututunan nyo today. Okay? And this is a life-changing skills. Skills po siya. So talagang magagamit niyo siya kahit saan kayo man. E, pwede rin itong pampalit sa career katulad ng ginawa ko, no? I started Forex part-time and then nag full-time na ako. Full-time Forex trader. Okay, so welcome po. So ano pong matututunan natin today? Syempre, as we all know that forex is a business. So this is a business. So dapat i-considered mo siya as a business. Okay? Kasi forex trading itself is a business activity. So how to build and grow this business? So syempre by managing risk, minimizing the risk, syempre, and of course learning the necessary skills. So what business ang pwede mong gawin? Bakit forex? Bakit ka magi-start ng forex? So ang kagandahan po kasi sa forex, this is fully internet, so online. So dahil online siya, you can access it everywhere. So magandang klase na business 'yan. Nagta-travel ka or wherever you are, sa mobile phone mo, smartphone, makakapag-trade ka. So if this is the cycle na gusto mo nang takasan, I used to be there, so naintindihan ko. So forex po ang nakita nating opportunity, napakaganda that can really, you know, kasi 'di ba pag we are working or we have traditional business, umiikot lang, paikot-ikot ng paikot-ikot. So we want to get out of that cycle, kaya nag-aaral tayo ng forex trading. All right? So maraming Pinoy ang ayaw makapag-start ng sarili nilang forex trading business kasi nga, ayan, takot. Mayroong fear, di ba? Ayaw din malugi. Normal po sa pagninegosyo ang losses, given po ang losses. So what we want to do is, you know, minimize those loss, managing those risk by learning more knowledge. Hindi alam kung anong klaseng business ang umpisahan at hindi alam paano papalaguin. So, sa Philippines, marami ng options ngayon rather than just saving your money sa regular savings. Katulad niyan, mag-start na yung mga digital banking, usong-uso na ngayon, and they're offering 6 to 10% per annum ng interest. So, imagine, compare sa regular bank, they offer you 1 to 3%. Pwede ka rin mag-invest sa mutual funds wherein, you know, you invest your money and your money will grow once the company grows. Pwede ka rin mag-trade sa stock market. So,
We're going there, of course. Kapag marunong ka na magbasa ng chart and you want to try the stock market as position trader, then you can try. Or pwede ka rin financial trading or forex trading. So for ano ang advantage ng financial trading? For example, you have $1,000 sa yung ano, sa yung yun, dami na pala natin, hindi ko napansin. For example, you have $1,000. So ang value niya noong 1997 ay 55,000 pesos ang pera natin ngayon. So kung ininvest natin pala yung 55,000 pesos noon, 1997, that is equivalent to 132 million right now or 133 million right now sa Amazon's public offer. So yun yung financial trading na tinatawag. So yun yung gagawin natin, no? So yun yung ituturo natin sa inyo, paano natin ma-flip or flipping or trade. Paano natin ma-flip yung pera natin na instead na natutulog lang siya sa bangko, may spare money ka, di mo naman ginagalaw, for future use na lang siya. Instead na natutulog siya, learn the skills on how to flip it, double it, triple it in the next 1 week, 2 weeks, 3 weeks until lumaki na yung pera. Diba? And it's a skills. Yun yung advantage, no? So it's everything naman ay natututunan. Lahat ng bagay natututunan. Puso nga natututulang magmahal eh. Yeah. Alright. So, siyempre, pinaka the best na pinaka bias ko ay ang Forex. Kasi yun po talaga yung ating expertise. So, welcome po sa VIP Club, Forex Training and Coaching Services. So, we are a startup company. So, bagong-bago lang. We started December. But the company has been running for more than a year na rin. Last year, with a different brand. So, we're rebranding it with us VIP Club. Kasing gusto ko yung pangalan niya, pang Forex talaga, no? VIP Club. Okay? And I myself is a seasoned Forex trader. So, marami nang napagdaanan. Marami nang na-experience when it comes to Forex trading. And nakita ko yung demand na maraming tao, Pinoy especially. Actually, marami na nga ibang lahi ang nag-i-start ng magtanong sa ginagawa ko, no? So they're asking for mentorship, coaching. So there's a demand for that. So that's why we started this company. Now, instead na ako lang yung nagtitrade, ako lang mag-isa, pwede naman kung gugustuhin natin. Meron tayong mission na tumulong sa mas maraming kababayan natin and ibang lahi kung of course the vision is to expand worldwide. Instead of giving them money, why not teach them how to make money? Diba? That's the general rule, diba? Yung it, instead of giving them a fish, teach them how to fish, diba? So yun yung idea natin. So we started VIP Club Forex Training and Coaching Services. Alright? So, together with my wife, so siya po ang ating client support director, siya po yung madalas kausap ng ating mga kliyente, ng mga ating mga student. Kasi po ako, most of the time, nakafocus ako sa chart and sa student coaching. Chart, student coaching. Yun po ang aking trabaho. Si aking wife, si Ma'am Irish, ay in charge sa client support, sa mga concerns, mga guide, ganyan. And of course, siya na rin may hawak ng kaperahan. Siyempre, siya may hawak ng kaperahan. Alright, so the core values is education. We really believe in education. Lahat naman tayo nag-aral because we want to have a better life. Tama? So we went through all those educations. And I believe education never stop. Lahat yan nakukuha sa labas, sa ibang tao, sa experience ng iba. And that's what we are offering to you guys. Na we want you to learn the skills. It's a skills, no? So, like me, I took a lot of courses. Yung pinaka-recent, nag-data analytics pa nga ako. Saka gustuhan ko matuto ng, you know, yung pagbabasa ng mga chart and all that. And it all adds up kung anong meron tayo ngayon, yung mga skills na meron tayo ngayon. Alright? So, the mission, as I mentioned, is to inspire a lot of individuals to start their own forex trading journey. Marami po kasing mga hearsays, mga myth, mga sabi-sabi sa pag-forex, no, na kesyo risky. It's very risky. It's true because we're involved in a financial market, the movement all over the globe.
Pero once you learn the skills, trust me, no? Your life will never be the same again. That's why we're trying to, you know, doing our best to inspire a lot of people. The vision is, of course, to reach global community. So, yan, nag-i-start na po bumuhos yung maraming inquiries from different parts of the world. So, we have, right now, actually, we have Canada here. So, baka may mga iba pa dyan na ibang lugar. Comment na lang. Alright? So, our services is Forex training. So, may mga training modules po tayo. Tatapusin mo siya. May mga challenges. Once na-hit mo yung challenges, unlock mo yung another module until makompleto mo yung training. So, the whole training is four months to finish. The earliest, the better. Siyempre, para makapag-practice ka. Coaching services one-on-one. This is a lifetime access. So, yung coaching services po natin, one-on-one po ito. Wala pong ibang makakasingit. Okay? Para mas pulido ang ating pagtuturo. And the mentorship. Mentorship, syempre, kung medyo kumikita ka na, maganda-ganda na yung trade mo, and you still want to be part of our community, parang taga-saway ba? O taga-accountability, parang ganyan. Kasi naranasan ko po ako nalang mag-isa, wala na ako natatanungan. O, at maganda pa rin na may nagme-mentor sa'yo. Tama? Yeah. So, okay, that's it for introduction. Are you ready to learn Forex and be your own boss? Comment yes if you are. Type ka naman dyan ng yes pag kung ready ka na. Para naman ma-feel kung may kausap ako. May 7,000 tayo ngayon eh. Yan. Yes, si Januen. Uy, may mga nagko-comment na pala. Ha. Si Russell Ramos. Uy, shoutout sa'yo. Si Larry, shoutout sa'yo. Si Jed, hello, hello, hello. Si Evangelio, hello, hello. Okay, let's go. Okay, so module 1. Module 1, all about Forex. So pag-usapan na natin kung ano ba talaga ang Forex para masira na yung mga myth na yan, mga sabi-sabi na yan. Okay, so Forex basically is abbreviation siya ng term na, ano, words na foreign exchange. So two words siya, no? Foreign exchange, kaya Forex. Which is foreign currency exchange. So basically currencies, indices, metals, cryptos, all of those new nagpapalitan. While the trading or forex trading, yun yung business activity. Ayan. Alright? So basically, business activity of exchanging and buying currencies for profit. The basics of forex are same of any other business. So kung may magne-negosyo ka, the concept is very simple. Bibili ka ng supply, ibibenta mo kasi may demand. Diba? Ganun lang siya. So, bibili mo ng mura, ibibenta mo ng mahal. So, you buy low, you sell high. Yun yung forex trading. So, ano mga kailangan para makapag-start ka ng forex? Kailangan mo ng knowledge. How do you get knowledge? Kailangan mo ng mentor. Actually, if you go to YouTube, you can get knowledge. Kaya lang marami po akong student, they tried this. Nag-YouTube lang sila. But then, with too much information, di nila alam ano ba talaga yung mag-work na strategy para sa kanila. Kaya, importante po yung mentor. Kung ano yung nagiging resulta ng mentor mo, syempre, kukopyahin mo. And your mentor can actually train you on how he's doing it or she's doing it. Okay? Hindi ko po sinasabing ako ang kunin mong mentor, pero you can get other people. But importante pong may mentor sa Forex. Bawal pong wala. Okay? Ako na po nag-create na sariling rule. Bawal. Kailangan, syempre, may internet ka. Kung nandito ka ngayon, obviously, may internet ka. Smartphone. Ang kapital, ang sinasuggest namin, at least 100. Pero sa brokerage po namin, you can top up $50 or like 2,600, 700 pesos, 2,700 pesos. Di ba ang barya? Ang liit para makapag-start ka ng business. And if you have the skills already, ma-flip mo yan, matitriple, times 5, times 10, times 100 in the next days. Days lang, minsan nga 1 week lang. Di ba ang gandang klase ng business? Okay? Kaya lagi may disclaimer, if you have the skills. Alright? And trading account platform. So kailangan mo po ng trading account, brokerage, para meron kang leverage. Kasi kapag maliit ang kapital, hindi ka basta-basta makakapag-trade kung walang leverage. Diyan po mapasok yung mga broker.
So, hindi na po ako mag-i-introduce ng broker. Syempre, kung may broker ka na ngayon, kung nagpa-practice-practice ka na mag-trade at may sarili ka ng broker, okay yan. Keep doing it. Okay? Pero if you wish na legit broker, yan, may mga marerecommend ako. May marerecommend ako, which is yun yung ginagamit namin, syempre. Okay, so ang forex trading po, alam mo ba, yan ang one of the biggest currency market in the world. Okay? Open yan almost 24 hours. Minsan 1 hour lang nagpapahinga. Okay, the currency is open 24 hours. Yung mga metals, 1 hour lang nagpapahinga yan. Saturday and Sunday, walang trading. Siyempre, bank holiday yan eh. Okay? Ang average transaction ng forex ay 5 to 6 trillion dollars every day. US dollars po pinag-uusapan natin. Therefore, kukurot lang tayo ng konti kahit mga 0.00001% lang makuha natin. Okay lang ba? Yung 5 to 6 trillion, mga 0.0001%. Enough na yon para mabago ang buhay. Tama? Okay. And then, of course, what's the difference about forex trading is kaya nating madoble o matriple agad yung kapital in a very short period of time. So normally, mag-start ka ng business, magkano kapital? Million. Restaurant, di ba? Franchising, hundreds of thousands of pesos yan. Pero para yung ROI na tinatawag na return of investment, para bumalik agad, ilang years ang bibilangin. Ang dami pa pang gagawin. Inventory, ano pa, staffing, ang dami, accounting, logistics, dami mo mong iisipin. Unlike sa Forex, all you need is what? Your device, itong aking device, yan, ongoing aking trade. And, yun lang, internet. Tapos the skills, the knowledge. Oh, tapos, makakapag trade ka na. So, yun yung life na naghihintay sa'yo. Okay? So, paano ba gumagalaw ang market? No? Ang market, gumagalaw yan based on supply and demand. So, how do I explain supply and demand in a very simplest term? So, ganito na lang. Ang supply and demand ay parang sa market, di ba? Forex market. So, market. Tagalogin natin ang market, palengke. Yan. Para mas mag-get sa mga kapwa kong Pilipino. So, palengke. Unbawa, nagtitinda ka ng, let's say, isda. Okay? Or ano na lang, specific isda, bangus. Sa lugar mo, ikaw lang nagtitinda ng bangus. So, therefore, walang supply. Kokonti ang supplier, ikaw lang yun eh. Marami ang demand. Tama? Kasi walang masyadong supply eh. Therefore, pwede kang mag-increase ng price. Yun. So, pag marami ang, medyo konti ang supply, increase ka ng price kasi ang daming demand. Madami ang demand, maraming bibili. Ikaw lang yung mabenta. Okay? Kaya laki na bukasan, ang dami rin nag-open ng mga nagtitinda rin ng bangus na katulad mo. Ang dami ng supplier. Therefore, kukonti na yung demand. So, hindi ka na pwede mag-increase ng price kasi tatalunin ka ng mga kakompetensya mo na mas mababa ang price. Mag-neutralize ang presyo niyan. Nagigets nyo? So, supply and demand ang nagpapagalaw o papaakyat ng price o nagpapababa ng price. Copy? Nasusundan po ba? Yun yung pinaka-simplest term. So, sa currencies, sa forex trading, ganun din. Halimbawa, you're trading US dollar or US 13, tinatawag. So, pag mababa ang supply, 'di ba? Konti ang supply, aakyat ang price kasi ang daming demand. Okay? Pag sobrang dami ng buyer, babagsak na ang price. Ganun lang siya. Kaya akyat baba. Dalawa lang naman ang direction ng currency, ng forex, up and down, up and down. Okay, sino po ang nagpapagalaw or players in the forex market? So the governments, every government in every country, they have a trading or a prop firm na tinatawag. So, trading team, trading management team. Okay? So, ang ginagawa nila, yung pera ng gobyerno, nag-hire sila ng prop firm. Then, the prop firm hires traders. Traders ang nagtitrade ng pera. Okay? Commercial banks, ganun din. So, of course, hindi naman, pag naglagay ka ng pera sa banko, hindi naman nila isi-save yan. Nag-save ka, pero sila, hindi nila isi-save yan. They will trade it. They will loan it out. So they will use every possible way to double the money eventually. Kasi kapag nag-claim ka na, ibibigay nila halos ilang 1% lang, pero kumita na yung banko ng ilang daang porsyento. Ganun po yun. Central banks,
same as the commercial banks. Actually, ang pinaka movers talaga is mga central banks, yung mga Fed na tinatawag. Corporations. So sa mga corporations, hindi naman po yan kung ano ba yung business mo at marami na yung pera, hindi, kapag nag-i-stay lang yung pera, no, mas maganda, initinitrade nila. So nag-hire din sila ng mga trader. Alright? Investment fund. Mo, nagbabayad ka ng premium insurance mo. Alam mo ba na hindi naman yan nila kinikip yung pera? Tinitrade po nila yan. Siyempre, magkiklaim ka ng 1 million, 2 million, or 5 million pesos in case family mo mag ang insured. Ang mangyayari, nakabayad ka pa lang ng ilang couple of months or years, pero makiklaim mo na yung ganong halaga. So, saan ang galing yung pera? What if madami mag-claim? Ubus ang pera ng mga insurance. Kaya, tinitrade po nila. And of course, tayo mga traders. Mga retail traders ang tawag sa atin. Okay? So, yan. So, sino po ba yung mga types ng traders? Mga types ng traders ay scalpers. So, I myself, masasabi kong I'm a scalper. Pero may other trade din akong ginagawa. Other technique din akong ginagawa in, aside from scalpers. Scalping technique, kasi maganda sa scalping, 5 to 10 minutes kang mag-in, out, profit na. So you're not going to worry for the rest of the whole day kung may open trades ka na baka mag-negative, matalo, ganyan. Kasi kung sure ka sa direction, position, tapos out, pera na. Ganun ang scalping. Kaya parang ni-scalp lang natin. Maliliit, pero marami kang trade. So maliit ang kapital, marami kang trade, medyo matrabaho, pero low risk. Kasi nababantayan mo. Okay? Yun lang. It will take so much of your time. Kailangan talaga ng time mo pag scalper ka. Swing trader naman, mag-i-entry ka, tapos iiwanan mo. Minsan, more than 24 hours. 3 days. Like me, I've been holding a position since Thursday last week pa until now. Friday na. Kasi nga, ang direction is, sinusundan ko yung direction kung pababa o paakyat. So, ganun ang swing trading. Okay? Kaya siya swing. Diba swing? Kapag babalik na siya paakyat, i-close ko na kasi sayang pera na yon. Okay, ganun siya, swing. Intraday trader or day trading, yan naman yung hindi lalampas ng 24 hours. So mag-entry ka sa umaga, close mo na sa gabi. Okay na yun, magkano yung maging profit or hayaan mong matake profit. Automatic. Matuturo ko yan mamaya. Position traders yung ginagawa ng mga bangko. Yan, yung mga bank ang nagtitrade, matagalan po ang positions nila. Okay, kaya tinatawag na position trader. Okay, screenshot nyo na para may reference tayo. Okay na? Asan na ba? Yan, dami na pala natin. Alright, next. So, meron dalawang direction. Kanina ko pa sinasabi, direction. Ano ba yan, direction, direction? Bullish or bull market na tinatawag. So, a bull market is the condition of financial market in which prices are rising or expected to appreciate. So, paakyat. So, sa supply and demand, ibig sabihin, madami ang demand, kukonti ang supply, so umaakyat ang price. Maraming buyer. Okay? Kaya nagiging bullish. Alright? So, ganyan yung itsura niyan sa price. Ah, sa chart. Ayan, yung color green na candlestick na nakikita mo, tsaka yung line chart, paakyat. Bullish na ang tawag dyan. Kapag pababa naman, bearish. So, bakit importante to? Para kapag mag-i-Starbucks ka at nakarinig ka sa katabi mo, nagkakape at ang usapan ay market, uy, the market is bull yesterday. Uy, alam mo na, mga trader to ah. hindi ka OP. Pwede kang maki-jive in. Are you guys traders? Oh, wow. English dapat. Ngayon, bear market is pababa naman. Downtrend. Bumabagsak ang price kasi marami ng supplier, marami ng seller. Copy? Okay. So, ang paborito nating chart is yung candlestick. Bakit candlestick? Kasi dito, may story kasi to eh. No? May tatlong klase kasi ng chart. Mayroong line chart, bar chart, tsaka candlestick chart. So, bakit candlestick ang paborito ng mga trader? Kasi yung story na sinasabi niya, madali mo siyang ma-anticipate ano yung magiging next move based sa story ng candle.
So, pag-usapan muna natin ano bang meaning ng candlestick na to. Okay. So, color red ang kulay. Ayan. Okay? So, meaning nito, pag color green, by default, green and black. Pag naka-iPhone ka na app, minsan black and white, if I'm not mistaken, or black and green. Tama, black and green. Pero by default, isa lang naman ang meaning yan. Pag green, paakyat ang price. Okay? Nag-o-open ang price dito sa ilalim, tapos umakyat ang price. So, how do you read this chart? So, kapag may mga manipis na line sa ilalim, ang tawag po dyan, price rejection. So, kung bibigyan ko yun ng example, for example, nag-start ang price sa $1 dito sa ilalim, no? $1 dito sa ilalim, no? Nag-try siyang bumaba, ayaw niya na masyado bumaba sa $1, nag-bounce dito, nag-open ang price ng 250, for example, 250. Then, umakyat ang price, tinry umakyat ng pinakamataas sa $10. Ayaw niya, bumagsak, kaya na-reject. Ito yung tinatawag na weak, may price rejection. Nag-close ang price sa $7. Nasusundan niya, so ganun mo siya babasahin. Kailan nag-close, kailan nag-open. Saan, anong price nag-close and nag-open. Copy po? Then, kabaliktaran naman niya yung pababa. Ang pababa naman, let's say masyadong mataas ang $10, bumagsak, nag-open ng $7, umagsak ang price, tumiretso sa ilalim sa 1, masyado nang mababa, bumalik dito, nag-close ng 250. So, ganun po siya. Ganun ang story ng candlestick. Minsan, ang tawag dyan ay wick or shadow, pero mostly ang gamit namin dyan, stick or ano spike, tinatawag namin, or price rejection. Pag sinabi price rejection, ayaw niya nang masyadong bumaba, ayaw niya na rin masyadong tumaas. Copy that? Copy po ba? Type copy if you copy. Naubusan na ako ng English. Sa mga nanonood sa Facebook, pwede rin po kayong ano, uy, nawala yung ano PowerPoint. Wait lang ha, i-pull up ko lang na. Meron ba? Okay, good. So, tuloy-tuloy tayo. Meron po ba PowerPoint? Ayan, meron. Okay, pag-usapan naman natin, how do we calculate our profit or our losses? So, ang mostly ginagamit po sa Forex ay tinatawag na PIP or PIPs. Kapag marami na, PIPs. Okay, or price interest point na tinatawag. So, how do we calculate? It all depends on sa lot size at saka sa volume, sa lot size volume and sa contract price per PIP. So, yung contract price po, nakadepende po yan sa broker. So, mostly, ang average na standard lot ay $10. So, sa US, bawal pong more than $10 ang average contract price sa one standard lot. Eh, most naman ang tinitrade natin US dollar, so nakabase tayo dyan sa US. Okay? May mga country na may mas mahal ang contract price. Okay? Mini lot, yung 0.10. Okay, ulitin ko, standard lot, one lot ang volume niya. Ang average PIP niya, price per PIP ay $10. So pag gumalaw pala ang isang PIP, may $10 ka. Copy that? Ganun lang po siya. Pag bumagsak ang isang PIP, may negative $10 ka. So ang mini lot naman ay 0.10 ang mini lot. Kada galaw, $1. So 1 PIP, $1. Pagbaba, negative 1. And then the micro lot is the 0.01 wherein 1 cent naman ang kada galaw ng PIP. Okay? Basta 1 pataas, standard na 'yan. Pag 0.10, 0.11 up to 0.99, mililot pa rin 'yon. Pag micro lot naman, 0.01 up to 0.09 micro lot. So, sa mga student ko sa nag-uumpisa, pinapag-practice ko sila ng 0.01 lang. So, if you can make your money grow with 0.01, it's easy to make it to grow it sa standard at saka sa mini lot. Darating ka rin yun. Pag may skills ka na, darating ka na rin sa mini lot and standard lot. Okay? So, ano ba yung mga currencies na pwede nating i-trade?
So may mga tinatawag na major currencies, cross currency pairs, mayroong exotic, may metal, may crypto, may indices. So marami kang pagpipilian. Okay? Pag sinabing major currencies, yan yung mga nakapair sa US dollar. So Euro, USD. Pag sinabing Euro, USD, yan yung major currency, yung nasa unahan. Nakapair siya, so against siya sa US dollar. So naglalaban ang Euro and the USD. So therefore, pag umakyat ang euro price, babagsak ang US dollar price. Ganun lang naman siya naglalabanan. Okay? So GBP USD, USD GPY, USD Swiss franc, Canadian dollar, USD, AUD and USD, NCD USD. Anything na may USD, major currency yan. Cross currencies, lahat ng hindi naka-pair sa US dollar at nagpe-pair sila sa isa't isa. Like GBP, JPY, yan. Maganda rin i-trade yan. Okay, uy, tapos na module 1. Did you learn something po from the module 1? Type number 1 if you learn something. Yan. Okay, thank you, Boss Rohel. Yan si Janwen, thank you. Sige, tuloy-tuloy na tayo sa module 2. Tatlong module po i-discuss natin today. Kaya sulit na sulit po yung pag-attend ninyo. Huwag po kayo mag-alala. Okay, so pag-usapan na natin yung psychology of trading. Now, before you involve yourself into forex trading, dapat ready po yung mental capacity mo or emotional and mental capacity mo sa risk involved sa pagpo-forex. No? Ako po, witness ako first hand sa ganito, no? Sa emotional and sa mental health. Kaya ngayon pa lang po, pag-usapan na natin, i-ready na natin yung isip mo, ang emotion mo, bago ka pumasok sa pag-trade. Okay? Kaya dapat importante na meron kang mentor. Kaya yung mag-guide sa'yo, magtutulong sa'yo, yung magbibigay sa'yo ng mga enough information para hindi ka ma-overload. Kasahayaan kang mag-grow dahan-dahan, parang baby, aalagaan, palalakarin, dahan-dahan. Kasi pag nag-try ka po mag-DIY to learn yourself, ma-overload ka sa information. And sometimes, too much analyze can lead to paralyze. Tama ba? Hindi ka na makagalaw. Alright? So, kaya get a mentor po. Huwag po niyong hayaan na mag-start kayo ng forex trading journey na wala po kayong mentor. Control your emotion. Huwag po hayaan ng emotion ng mag-control. Normal po ang losses, lalo kung baguhan. Lahat po tayo dumaan dyan. Ako po, dumaan po ako dyan. No? And what I learned is, pag hindi mo talaga na-control yung emotion mo, magkukwit ka. Halimbawa, bago ka natuto mag-forex, ang dami mo nakikita, yung mga success stories, mga ads, mga forex trader, grabe, million-million, paldo-paldo ang pera. Grabe, ang daming kotse, travel here, travel everywhere. Di ba? Na-inspire ka, nangarap ka. So, ngayon, gusto mo na rin mag-forex. So, nag-aral ka, nag-YouTube-YouTube ka, nag-try-try ka hanggang sa first na wipe out ka or nasunugan ka ng account, nag-try ka ulit, nasunugan, nag-try ka ulit, nasunugan. You know, after 3 weeks, 4 weeks, sinusumpa mo na ang forex. Ayaw mo nang tumingin ng chart forever, di ba? Nag-umpisa sa pangarap until ayaw mo na siyang tingnan kahit kailan. So, ay kailangan po rito ng emotional toughness or grit na tinatawag. Hindi po pwede rito yung natalo ka, na-loss ka, tapos biglang ayaw mo na. Kasi kung ganyan din po ang totoong buhay, di marami na tayong challenges sa buhay natin na nag-give up na tayo. Ayaw na natin. So what is happening in your life right now, mga challenges na na-overcome mo, ganun din sa forex. Lalo kung bago. Kasi kung bago, ano eh, maraming trial and error, learning curve, tama? So, wag po, hayaan nyo lang na let the learning comes. Kung natalo ka, isipin mo yung lesson. Lagi pong may lesson. Kaya ako po, lagi na ako nag-journal. Lagi ako nagre-write down ng mga strategies, entry, bakit ko ito ginawa, reason. Ito yung nasa journal ko tinanong. Nakalagay position, bakit yun ang ginawa ko, bakit, anong pairs, saan yung zone, ano yung reason, bakit ko in-entry yon, para pag binalikan ko yung chart, especially the weekend, babalikan ko yung chart, alam ko kung bakit, ano yung naging resulta,
So far meron akong 1 2 3 4 trades na the whole day, and so far 3 is to 1. Ibig sabihin tatlo na yung panalo, isa ang nag-cut loss ako, 'di ba? So para pag binabalikan ko, alam ko, ibig sabihin normal na may loss. Pero ano yung lesson behind that? Yan. Okay? Master demo account first. So wag po kayong magdire-diretso real account agad. Ang dami po nagme-message sa akin niya, mga estudyante ko. Pwede na po ba ako mag-real? Tinanong ko, ano ba alam mo sa pagte-trade? Halos wala pang alam. Paano yan? Pag na-loss ka, sino sisisihin mo? Kami. 'Di ba? Ah, kasi minamanipulate ang market, 'di ba? Dumaan din po ako diyan, kaya wag po kayong mag-alala. Naranasan ko po ang pagbi-blame. Ah, kasi yung market hindi yung feeling mo ikaw may control lang market, 0-1 naman ang lot size mo. 'Di ba? So, kaya mag-practice ka muna sa demo. So, sa demo account, you have an opportunity, no? Marami po nag-o-offer ng demo account. You can open, other brokerage. Pero if you want na parang feel mo real na talaga kahit demo pa lang, yung broker po namin, maganda. Kasi nag-try ako nag-open ng ibang demo account sa other brokerage. Hindi ka maka-open hanggat di ka magde-deposit ng certain amount sa real, di ba? Unlike sa amin, kahit totally wala kang real account, demo lang, makaka-start ka na. Makakapag-practice ka na. Actually, sa coaching session, demo account ang ginagamit. So, kapag ready ka na, marunong ka na, saka ka pa mag-reel. Sa amin po, bawal po mag-reel hanggat hindi ka nakakapasa sa 80% ng mga challenges. 80%, imagine. Ang taas po niya. Kung sa school po, ang pasang-awa ay 75, hindi po pwede rito ang 75. 80% po ng aming challenges. So, ibig sabihin, may mga challenges kaming ibibigay. Once na-overcome mo yon, then you can go for a real account. But then, the risk is still there. Trust me. Kahit po magaling ka nang sa demo account, meron pa rin risk involved. Kaya, wag po tayong padalos-dalos, ha? Practice-practice pa rin ang sikreto. Alright? Meron from time to time na ino-offer na 100% bonus. Ngayon, ang available is 50% deposit bonus. Ibig sabihin, pag nag-deposit ka na ng real, madodoble siya. As your equity. Non-withdrawable muna siya, pero tradable. Pag tinrade mo at kumita ka na, eventually binabayad ulit sa'yo dahan-dahan. So parang, nakukuha mo rin yung bonus padahan-dahan. Pero at least, mas mataas ang equity. So if you're familiar with equity, dahil tinulungan ka po ng broker, binigyan ka ng leverage. So you have more power to trade. So your balance plus your bonus, you have the equity. So nag-deposit ka ng 100, naging 200 ang tradable account. Okay? Meron tinatawag sa forex trading na stop loss. So mamaya madidiscuss ko yan sa take profit. Remember to always respect that. Wag na wag po kayo. Wag na wag nyo pong pag nag-set up kayo ng positions, respect mo na. No? Depende sa capital mo. Respect mo na yan. Mas stop loss ka or tinatawag na SL, okay na. 'Di ba? Ba, nag-trade ka na, let's say, nag-enter ka ng position, tapos you're expecting the price to go down, ang nangyari umakyat. So, binili mo ng mura, nagmahal lalo ang presyo, talo ka. Tama? Eh, hindi mo nilagyan ng SL, di ba? Umaakyat ng aakyat yung price na yan. So, pag umaakyat ng umaakyat, lumalaki ng lumalaki yung negative ng open trades mo. Pag mas malaki na at hindi na kaya ng balance mo to handle that open trades, magko-close na yung account. Ang tawag doon, wipe out or nasunugan ka ng account. Diba, $100, nag-open ka ng trade, naging $20, negative 20, negative 30, negative 40, hanggat maging negative 100 yung open trades. Mas maganda, lagyan mo na ng SL. Ang SL mo is negative 10. Pag natalo ka ng negative 10, di okay na, tigil ka na. Pero malaki yun ha. Mamaya, turuan kita ng paano mag-calculate ng stop loss. Take profit, yan naman yung kabaliktaran. Yan. Bawa, nag-entry ka ng position at lumaki na yung profit mo kasi hanggat di mo kinoclose yung open trades or position mo, hindi pa yung pera. Nandun pa siya sa market. Pero the moment na kinlose mo na siya, yun na yun, profit na siya. Okay? You can manually close it or you can set a take profit where pag tinamaan na yung price na yun, magkoclose na siya automatically with a profit.
So, halimbawa, busy ka, may work ka, may naglalakad ka, nagda-drive ka, na ayaw mo mag-phone, as long as you set up a take profit at tinamaan na yung price na yon, then you make money. Di ba maganda? Yun yung maganda sa chart. Yan. Tapos mag-set ka ng target per day. So, how do we calculate a certain target per day? So, ang tawag ko dito ay risk-reward ratio. Pag sinabing risk-reward, dapat alam mo kung magkano yung gusto mong ipa-risk depende sa capital mo, magkano ang gusto mong ano, gusto mong bakit color block? Okay. Try muna natin ha para magkano ang gusto mong profit depende rin sa capital mo. So, ang realistic goal is 10% a day. Actually, malaki na yon pero siyempre, kung magpa-5, magto-forex ka nga eh. Kung magpa-5% ka, di magbank ka na lang. Okay, so doon tayo sa 10%. Tingnan nyo ha. Halimbawa, mag-start ka ng $100. Magkano ang 10% ng $1? Ah, $100. Sige nga, comment. Comment lang. Magkano po? 10% ng $100 is? Mahirap. Wala pong sagot. Sinong sasagot? Hey Siri. Yan, hey Siri tayo. Hindi. Tama si Darius. 10. Yan, nandiyan na nga. 10%. 10 per 100. Ayan. Meron kang $10 na goal profit mo. Yan yung goal mo. Tama? Ngayon, yung 1:2 risk reward ratio, kung mag-goal ka ng $10, willing kang magpa-risk ng $5. Nagigets mo? So, ang willing mong i-risk ay $5. So, pag natalo ka na ng $5, tigil ka na. Huwag ka na mag-trade. Bukas na ulit. Kaya lang, ang capital mo na bukas, $95 na lang. Nasusundan mo? Huwag yung natalo ka ng $5, trade ka pa ulit. Natalo ka, trade ka ulit. Naubos na isang araw pa lang. Magpahinga ka, balik ka muna sa demo, practice. Learn the lesson. Bakit nagkamali? Mali yung position. Anong nangyari? Anong strategy ba yung ginawa ko? Ano ba yung reason ba't ako nag-enter? Nasusundan niya. Ganyan yung 1:2 risk-reward ratio. Okay? So, kung gusto mo, 5% ka muna para medyo mababa muna yung risk-reward ratio mo. So, kung $100 ang puhunan, magpa-5% ka na goal, that is $5 as your goal, ang willing kang ipa-risk ay $250. Nasusundan niya? So, ganun mag-calculate. Para alam mo na pag natalo ka na ng $250, i-close mo na, then pahinga ka, analyze ka muna. So, dito gagana po yung more on analytical skills natin, ha? Para hindi ka po emotional. Kasi ang brain natin nahati sa dalawa eh. Logical tsaka emotional. More on logic tayo. You trade, you make your decision based on what you see on the chart, not based on what you feel and what you think. Ha? Feeling ko bababa ang price, magsisell nga ako. Hindi po gagana ang price based sa nararamdaman mo. Wala po siyang pakialam sa nararamdaman mo. Kailangan mag-a-analyze ka. Okay? Magda-analyze ka based sa nakikita mo sa chart. Okay? So, katulad mo, ang goal mo na maka-$10 ka na sa profit. So, yun naman yung sa risk, no? Sa profit naman, maka-$10 ka na, tigil ka na, bukas ulit. Okay? Kung 5%, maka-$5 ka na, tigil ka na, bukas ulit. Okay? And suggested, huwag ka muna mag-withdraw hanggat hindi kumakapal ng 25% in profit on top of your capital. Okay? Palalakihin muna natin yung capital. Well, yung 100 mo, naging 350 na, yan, tanggalin mo na yung $100 mong capital. O, di secure na. May yung 250, iwanan mo na. O, di okay na, doon ka na mag, yun na yung pang-trade mo. So, yun yung ating advice. Alright? Are we learning po so far? Are we learning? All right, that's good. So, mga tips to become consistent trader. May mga VIP ba rito?
mag-cell position na po kayo. Signal, nag-signal sa live training, no? Mag-cell na kayo kasi nasa supply zone na tayo, bababa na yan. Hindi ako makapag-signal lagi to training. Okay? Once you made a profit a day, proceed to withdraw and consistently withdraw. Okay? And yun ang goal. Huwag po nating palakihin yung pera sa broker account or sa trading account kasi nangangamoy yan sila, gustong-gusto nilang kunin yan sa'yo. So, isecure mo na, kunin mo na, palakihin mo yung mga pera mo sa banko mo locally. O, pag wala ka ng, pag full na talaga lahat ng pera mo dito sa Philippines, o, saka ka na mag-open ng offshore sa ibang bansa naman. Ganun. Saka mo na palakihin yung broker account pag wala ka ng paglagyan. Alam nyo ba, $13 trillion, nakalimutan ko yung name niya, Steve, ang first name. Siya yung may pinakamalaking hedge fund recorded. Nasa Guinness Book of World Record yan. Sa sobrang dami niyang pera, hinahayaan niya na sa broker yung pera niya. Hedge fund, ibig sabihin na sa brokerage. Ayan. So, mag-withdraw ka lagi. Mag-withdraw ka lagi. Kumita ka na, halimbawa, na-hit mo na yung goal mo to sa certain capital, nakuha mo na yung capital mo. Next is, mag-trade, lumaki. Yung profit mo within that day, tanggalin mo na agad or within that week, dahala sa, bahala ka. Practice po namin weekly. No? Tanggalin mo na para may iwan na lang doon yung profit, yung capital, secure na. Di ba? Ganun lang siya para hindi ka kaga, hindi ka ma-wipe out. Ma-wipe out man yung naiwan, na-secure mo na yung pera mo. Okay? Learn to discipline yourself with proper lot management. So, wag po tayong attempt to trade with a bigger lot. Practice to trade with small lots. May strategy po kami tinuturo paano yon. And wag po kayong maging greedy. Yung greediness, yung tinatawag na ang goal ko $10, eh umaakit yung price. Uy, 20, uy, $15. Uy, $20. Mamaya ako na-close. Di ba? Tapos nalingit ka lang ng ganun. Ganun pa naman ang price. Yung seconds lang, pagtingin mo, biglang bumagsak. Ata! Nag-negative pa. Di ba? Pera na yun eh. I-close mo na, pera na yun. There's a lot of opportunity. 24 hours ng ang market, huwag kang mag-alala. Pag nakatulog ka bukas, meron yan, tatakbo, tatakbo yan. No, for us trader, we don't care how much is the price kasi nga meron tayong leverage sa mga broker. So, what we care is yung opportunity, yung timing, market direction, yun yung hinahanap natin. Okay? Kaya, huwag maging greedy. Na-hit mo na yung goal mo, tigil na. Bukas ulit. Hanggang sa masanay ka ng masanay, gagaling ka ng gagaling. Tapos, lakihan mo. Siguro, after 2 weeks, gawin mo 20% naman. O, pag na-hit mo na 20%, tigil na. Uy, ang laki nun, ha? Ilagay mo yan sa banko mo, hindi ka bibigyan ng 20% ng banko. Tama? Malaki yun. Tama? Yun. So, there will, a lot, madami ko pa akong gustong ituro. Yung mga revenge learning, revenge trading, pero ito yung pinaka-basic. When you follow these tips, you will have what you're wishing for. Ito yung mga secret to succeed in trading and be a consistent, profitable traders. Ang goal naman natin maging consistent. So, mas maraming wins kaysa losses. May mga losses days, di ba? Kung may mga talo tayo, at least hindi ma-overcome ng mga wins. Ay, sorry, dapat ma-overcome ng mga wins. Di ba? Monday, Tuesday, talo. Basta Wednesday, Thursday, Friday, panalo. Panalo ka pa rin during the week, mahalaga positive pa rin yung laman ng balance mo. Ayun! Sabi sa inyo, mag-sell kayo, bumaba na eh. Bumaba. Bumaba na yung price. Ayan, so, ayos? Are we learning so far? Module 3 na tayo, type number 2 if you learn from the module 2. Alam nyo, pinaka-importante yung psychology of trading. Dumating po ako niyan sa moment ko na pag na-wipe out, the best lang po ako na-wipe out. And pag dumating ako sa ganong moment, bumabalik ako ulit, nag-refresh ako. Ano bang kulang? Ano ba yung lessons? Iiyak ka. Siyempre, normal yun. Pera yun eh. Pinaghirapan mo yun eh. Pero never give up. Kasi may pangarap ka eh. Para sa'yo, sa familia mo. And makukuha mo rin yun eh. Makukuha mo yung mag-match talaga na technique, strategy para sa'yo. Depende sa lifestyle mo. Kaya yun yung goal namin. Turo namin sa'yo mga strategy. Ikaw magtitimpla niyan eh. Kung ano ba yung magmamatch sa'yo. Scalper ka ba? Day trader ka ba? Ano ba yung pwede para sa'yo? Okay? Mahalaga, ready. Emotional check, ready ka.
Mental check, ready ka. Okay? Yung personal, ano ko, personal experience. Okay? So, let's talk about risk and financial management. Yun, thank you kay Janwen. Engage siya. Darius, thank you. Ayan. Ma'am Iris, nandito pala siya. Okay. Risk and financial management sa trading. So, paano natin i-control or i-manage ang risk or ang mga kaperahan natin? Siyempre. So, meron tayong tinatawag na levels when it comes sa pagbabasa sa chart, no? Yung support and resistance na tinatawag. So, but the support, yan yung floor. The resistance, yan yung ceiling. Sa chart, binabanggit ko naman niya kanina, the supply and demand. Pag sinabi supply, yan yung resistance. Yung support, yan yung demand. So, malalaman mo na pwede ka nang mag-buy kapag ang price ay nasa support. Yan. Pag nandito ang price, nasa support zone, pwede kang mag-buy. Okay. Hindi mabasa. Black. Yan. Diyan ka magbabay pag nasa support zone. Pero kapag nasa resistance zone naman, dito ka magsisell. So, yun. Para hindi ka basta entry-entry kung saan ka mag-entry ng buy and sell. Siyempre, nasa supply zone ka, dun ka magsisell. Nasa demand zone ka, support zone ka, nandun ka magbabay. Okay? So, how do we identify support and resistance? So, makikita mo sa example dito, line chart to, pero pag sa candlestick chart, madali namang ma-identify. So, umakyat ang price, nauntog dito sa area na to, tapos umakyat, nauntog dyan sa area na to, at bumaba. Almost same area kung saan nauntog dito, dun din siya nauntog. Nag-bounce or nag-bounce up. So, ibig sabihin, meron tayong confirmed, tentative pa lang, tentative na support zone. Pag sinabing tentative, nakadalawang beses pa lang siyang na-test. Sa pangatlong beses na test, doon na yung confirmed support zone. Naintindihan po? Ngayon, pag umakyat, dito naman ang untog, meron tayong tentative na resistance zone. Okay? Dalawang beses, tentative. Isang beses, hindi yan confirmed. Alright? So, buy at support, sell at resistance. Ngayon, kung napansin nyo, on the third try ng resistance, hindi na siya na untog. Dito na siya na untog. Ang tawag dito, si resistance become support. So, pag-usapan natin yan sa mga advanced modules na. Alright? So, merong support sa ilalim, bagong support, at resistance naman sa taas. So, resistance, may support na dito. So, dito ka na magbabay. Hindi ka na dyan magsisell. Dati, dito ka nagsell. Ngayon, dito ka na magbabay. Dito ka na magsisell. Kupa, kupya, kupya. Para hindi naman medyo nag-entry ka rito ng buy, na-identify mo, hindi mo napansin na mayroon palang resistance. Dito pala support. Nag-buy ka dito, o bumaba ang price, di talo ka. Dapat pala sell. Tama? Okay? So, ganun din dito. Nag-sell ka dito, umakyat pala, wala, talo ka. So, yun yung buy and sell or support and resistance. Baka may question po kayo during sa ano while ongoing. Para diretso na, hindi na tayo, hindi natin ano. So, Paul, ayan, buy at support. Bakit tayo sa support bibili? Kasi yun yung lowest price sa zone na yun. Bakit tayo sa sell? Ba't tayo mag-sell sa resistance zone? Kasi yun yung highest price sa moment na yun. Okay? So, paano mag-set up ng SL sa TP? So, ito, makakatulong to sa risk management. So, isi-set up mo yung stop loss mo. Okay. Para mag-gets natin. Okay. Ito yung zones. Nandito yung lowest. Ito yung highest. Lowest, highest, lowest, highest. Nag-entry ka rito ng buy. Tama? B na lang para alam nyo na. Nag-entry ka ng buy. Ang take profit mo bago mauntog sa next na resistance. Ito yung resistance, di ba? So, dito ang take profit. Kasi hindi natin sure kung idediretso niya yan sa taas or, you know, or bababa na ulit. So, at least pag umakyat na, profit ka na. Saan naman ang stop loss?
Ang stop loss mo sa susunod na support sa ilalim. So, kailangan ma-identify mo sa chart yun. Tuturuan ka naman namin paano ma-identify yung next support sa ilalim. Pag na-break yung next support na yan sa ilalim, ibig sabihin, hindi na yan babalik sa taas. So, negative na yan. So, hayaan mo nang ma-close. Okay? Ganun po ang pagsiset up ng SL. Kapag buy. Kasi kapag nag-buy ka, gusto mo umakit ang price eh. So, pag nag-buy ka, ng mura, aakit ang price, profit ka. Pag bumagsak ang price, pero nag-buy ka ng mura, bumagsak pa mas mura, talo ka. Okay? Ganun din ang sell. So, pag nag-sell ka ng mahal, ang stop loss mo, mas mahal. In case na mas magmahal yung price, stop loss mo siya sa next na resistance naman. Ang TP mo sa next, bago yung next na support, doon ka mag-TP or take profit na tinatawag. Okay? Ayan, yan yung example. Ayan din yung in-explain ko. Huwag ko na itong explain. Pareho lang yan. Ayun, tapos na. Yun lang po yung basic financial market. Risk management. Totoo po yan. Ito, humble to Sir Derek. Kumikita ito ng 15 to 30 minutes ng mga 5,000 to 6,000 pesos. Halos araw-araw po yan. Umaga pa lang, tapos na. Ayan, si Sir Derek Paras, a businessman and of course, full-time forex trader na rin. Ayan, shout out sa iyo, sir. And si Sir Mike from Abu Dhabi, yan, isang IT specialist. 1 week profit, kumita siya sa kanyang trading journey ng 56,000. May mga screenshot po kami sa mga VIP GCs namin. Sinisend po nila yan. Ayan, si Sir Mike pa din, 27,000, di ba? 57, 56, so 27,000. Pataas, paliit minsan, pero mag-profit is profit, right? Si Sir Red, isang businessman, CEO din siya, at part-time niyang ginagawa ang kanyang pagpo-forex, 25,000. Sir Ferdinand, sa Sir Inan, sa police officer po siya, 5 minutes, 10,000. Student, si Vince, 1 week, okay na siya sa 3,300. Pwede na. Estudyante, pwede na. Si sa attorney Okake, yan, 29,000, 30,000, pwede na. Si Ma'am Marilu from, if I'm not mistaken, Baguio, businesswoman din siya. 33,000, 1 day profit, eh, di ba? Si Ma'am Maria Alexa, 204,000, 1 week profit. Ito, milyonaryo na to si Ma'am Maria Alexa. 77,000, 5 minutes profit. Si Sir Rodel, nandito ba siya? 258, 1 day. Si Sir Wilmar, businessman, 18,000, 1 day. Bobby, mechanical engineer, 35,000, 1 day. Pwede na, di ba? OFW from Hong Kong, 6,000. Di ba, kagigising lang daw niyan. Ayun, so I think that's all for today. That's my time. Na-hit ko naman yung 1 hour. 8:02 na. So we are offering to you guys, if you want to continue your education sa forex trading and gusto nyo po kami maging mentor, we can offer you sa aming trading academy, sa forex trading academy ng VIP club. Sa other po, meron ding ino-offer, no, 130,000 ang office nila sa BGC. Hindi ko nasabihin yung pangalan pero malamang lumalabas na sa FB mo. 130,000. Actually, kasama sa 130,000 nila yung tinuro ko ngayon. O, di ba? Sa akin, libre. Binigay ko na sa inyo yung halos kalahati. Hindi pa kalahati. Siguro mga 20% ng modules, libre. O. Yung skills, syempre, pag mentorship na yon, pag coaching na yon. 80,000 yung office nila sa Makati. Hindi ko na rin sabihin yung pangalan. 80,000 yung enrollment nila. 30,000, di ko alam sa ng office niyan, pero kilala siya sa Facebook. May trabaho ang kanyang pangalan. Kilala mo naman yan. So, 30,000 ang kanyang singilan. Sa VIP Club, what we can offer is only 15,000 sa advanced mentorship, sa coaching. Meron pang bonus yan, no? May signals na rin po kami sa VIP Club wherein papasok ka doon, you can trade with my signal. So, ibig sabihin, pag magsabi ako ng sell, anong pairs, anong zones, doon ka magpapasok ng sell. Then, set up mo ng SL, ng TP, nandun na rin lahat. Okay? So, kompleto na yun. Kumbaga, pwede ka na mag-practice sa... syempre, dapat i-analyze bakit ka nagpa-sell, bakit ka nagpa-buy. Okay? Ganon. Yun yung purpose nun. Para naman habang nagpa-practice ka, meron ka na rin nasusundan na trades namin
susunod-susunod ka na lang. Unlimited po yun, lifetime yung signal. Hanggat miyembro ka ng VIP club. Oh, syempre, pag nag-left the group ka, wala na. pwede ka naman bumalik. Sabihin mo lang. Kasi pag nag-leave ka po sa Telegram GC natin, hindi ka makabalik. Kailangan ibalik ka manually ng admin. Yan ba, accident lang. Yung training, yan. 4 months yung mga modules to finish. So, hindi naman ganun kahirap kasi overall total, meron tayong 20 modules. So, pag natapos mo yon, yan, okay na, ready ka na, equipped ka na sa pag-trade. Coaching, lifetime, and mentorship, lifetime. Siyempre, yung Forex Trader Community, yun yung pinakamaganda na hindi ka nag-iisa sa pag-trade, hindi malungkot ang buhay.